praise is to our God. Come on, everybody, sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah, is to our God. Come on, say every praise. Say every praise is to our God. Y'all know how we do it. Take it up, every praise. It's to our God. Every word of worship. With one accord. Come on, say every praise. Every praise. It's to our God. I want everybody all over the world to sing hallelujah. To our God. Glory, hallelujah. It's to our God. Every praise is to our God. So good evening, brethren. How was your night? How was the day? Kung saman, holiday ba ron? Kung ako naman siguro bula ng trabaho. Sir Bong, easy mo daw. Lagi namin ang dungan ng mga pictures. And then, oh, nagkat ko sila sa nari-activity. Nari ulit yun. Nari sa... Mga Tagalog. Grow and be bigger and bolder. Yes, so every day is always a great day for the children of God. So kung anak ka sa Ginoo, it's always a beautiful day. Although, hindi ka na siya perfect. Manalo yung mga out of 10, you will score 8, highest is 10. Mga 8 yun na mga koan ka ng blessed and then mga tura po siguro nga medyo kagyod ka ng isod yun. However, kung wala sa itong Ginoo, baliktad sa. So it is always a struggling day for those who doesn't have or those who doesn't belong in his income. So, welcome to RESOUL COUPLE'S HUB. Pas, it's a makapad sa kuwa sa... Ah, sorry. Oh, nice, papanan lang ko, nice. Ay, yanan lang siya. Thank you, nice, ha. Pasin siya na, nice. Walang magod ako ang kuwan. So, before we begin, may request everybody to greet those who are seated beside you. Please tell them, hi, hello. Hi. I'm blessed, I'm happy that I'm seated beside a person more beautiful and handsome than me. I'm glad that I'm seated beside the most beautiful. Now, I want you to look at your wife, husband, look at them in the eye and tell her, sige, next slide, nice. Tell her, I love the Lord Jesus, you are God's good thing to me. So, I love her. Ang maraganaling wife sa, alam, ang tanong, no? Ang naragi wife, ikaw ay get Sir Bong. Sige, Sir Bong, you look at Ma'am Sian and then Pastor, please look at the eye of Ma'am Janice and tell Ma'am Janice, I love the Lord Jesus, you are God's good thing to me. Okay. 1, 2, 3. I love the Lord Jesus, you are God's good thing to me. And now wives, it's now the turn of your wife, of our wives, si Ma'am Sian and Ma'am Janice. Yes. Kay wala man ang abuang mga asawa rin. Okay, look at Pastor and look at Sir Bong. Ma'am Sian, look at Sir Bong in the eye. Yung mga bana, magbabaw ko yung mga bana. Yeah. I love the Lord Jesus, I will be God's good thing to you. I love the Lord Jesus, I will be God's good thing to you. Yay! Thank you! Ma'am Sian, nagsulit ka, Ma'am Sian. Dili kami, ako kayo na nasa. Sige mo na itong topic. Ang topic na ito karoon is men to the wives. Next week na po kay wives to your husband. And then a week after next is kung sa'y mga dili natubo aton. Yes, sir. So Psalm 118 verse 24 says, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Today is the Lord's day. This is God's night tonight. So we are again going to do breakthroughs. Magbuhat na sa tag mga dagko ng mga butang. We are going to do God's work. And we are going to study the Word of God. So in the minutes to come, we will be talking about God's Word or God's principles. And as we know, God's principles, they always dominate. So control sila. Principles will always rule, principles will always win, principles will always manifest. Magawas na siya, it's always self-evident. And though they go beyond age, generations, and positions. So regardless of one status, ang prinsipyo sa Ginoo will always prevail. So whether you are single, married, widow, widower, grandma, or grandpa, God's principle will always prevail. And regardless as well of one's position and awards in life, God's principle, they will always stand. So, masi judge ka, ari ka, presidente ka, o pati babaw yun ang prinsipyo sa Ginoo. And regardless as well, if you are a Christian or not, God's principle will always rule. So, madam, makapangutan na tanga naman nga ang Japan, hindi man ni Kristuhan nung anasun, nga nung ka-kwan na siya, kailangbo man siya. Because they are following also, in a way na sila mga principles that follows God's rule.
So there is a time appointed for everything. There is a time to work. So kung titrabaho na to, we have to be excellent in that. Okay, Ma'am Sian, as a manager, no, dapat yun at mga employees. So, as well, you have to work diligently. So in our work, we have to put 100%. And there is also a time to share the gospel. Last week, we are given the opportunity. So I had the opportunity to share, okay, na ay ka ng medical mission. And I thought, wala na lang sa kulang invite. Sorry, how long I invite sa iyo. Kaya ito, it was just a small event. Naku, nagay sa event. May mga Amerikano, nangapot, mga missionaries pa. So, there were mga doctors, I think, mga 8 pa siguro mga doctors, nagkatampal, so napuno yun ang gym. And then there were also mga witnesses, so, and among the witnesses is me. And then, sakto yun, nag-notice yun nila na how prepared we are, kinamagod, gagamit ako itong tabi. And nice yung kayo siya, kahit pwede ka maka-start, bako yung mag-start, malungtay ka ba? Na kay middle, kay makaka-close ka sa imong hangkuhan, sa imong sharing. Whereas the rest, kasi minaw ko, wala yung kumanan. Kaya nili yung sinta kamalungan sa ako nila pag end. Ang ubansan kay pas-pas. Hindi man sa kuan. Ako nga, bilisan siguro sila prepare. So, it's a very big advantage yung pastor na pag kuha ang kuhan. Although I was only able to share it to mga 7 ka mga kuhan, mga souls kay nag-lunch mo tayo. But, may nindot yun kayo nga ready na, nindot sa itong material. So, there is a time to share the gospel. And there is also a time to just sit down and rest and listen to the Word of God and be equipped. So we are here for God's appointment. It's no accident. Ganata today. So we are here, no, for a very big purpose. So God sanctified us, ilaita sa Ginoo, to pray for one another, to study His Word, and to discover new and practical principles. So brethren, marriage is like global event. So mura siya o mga what's happening around. In marriage, there is chaos, but just like countries fighting against each other. So just like sa nitapos sa Ukraine and then Russia, there is divorce, there is as well disappointment, especially when God is not in it. Samot na yun kung wala, you know. And also when, kanang, ang emotional bank account, mahubas. Kaya na isa ka partner na gusto niya iyahan na lang kanan. And also when the emotional needs of the wife for affection, intimate conversation, and also ang mga needs also sa husband is not met. And also when the love languages are not heard. Especially sa mga wives. So we shouldn't wait for our wives to tell it to us or to say sa ilang feel. So let's just do the first move to be met, to be sensitive. Part na siya sa akong image karon. So what is the difference between an ordinary thief and a political thief? Ako rin siya nabasa sa Facebook. The ordinary thief kuno, kanang mga kawatan, they steal your money, they steal your bag, they steal your watch, they steal your gold chain. However, the political thief steals your future, he steals your career, he steals your education, and he steals your health and your business. Mas grabe yan niya, nakawaton, mas dagko. But the hilarious part is, the ordinary thief will choose whom to rob. Ang mga ordinaryong kawatan, ilang piliyon na kinsa ilang kawatan, ilisan sila ang kawat o kundoy. Ilang kawatan katulad yung mga nato. But, you yourself choose the political thief to rob you. Pero kita mismo, kita mo'y namili sa itong mga politiko na koras at amukawad sa tua. And the most ironic one is the police will chase and rob the ordinary thief. Dakpon sa mga police ang mga ordinaryong mga kawatan. But the same police will look after and protect the political thief. So ang mga politician ng mga kawatan, okay, no'y. So that's the irony and travesty of our society. And the stupid part, no, is that we insult and fight the ordinary thief. Ato ang ina-insulto, kinatawag na nato sila kawatan. However, we fight each other for the political thief. Ang political thief kita kung may magawan. So wala ba daw si Digong, moni siya ang ingon sa mga polis kung may mga hold up. Siya nga, kabalo na niya na, kasunod sa balay, hatagan ka na mo, napulo ka minuto para mo surrender, para dili ka masakitan. Then ang tubang ko na rin sa suspect is, mo surrender ka to sir. Sa time ko nun ni Digong, kay, kabalo na niya, kaya nakakasunod sa balay, hatagan ka na mo, napulo ka minuto. Kaya, mingon na yan ang suspect. Kaya, masurrender na ko, sir. Masurrender na kid ko. Kaya, tubag ko rin sa police. Kaya, buwang, wala ka na mo, iba surrender. Gusto na mo, mausukul ka. Dahil this time, hindi ko, gusto mo din mausukul. So, advice sa tanang mga babae na mahilig mag-makeup. Isa may mga babae na mahilig mag-makeup. Take it easy. It is called a phase.
not a coloring book. So first, let us define marriage on the basis of scripture. So let us ask the Bible. So let us open the Bible to... Sige daw. Ma'am, okay, thank you. So let's open our Bibles to Ephesians chapter 5, verse 25. So let us read this verse of scripture reverently and prayerfully all together while meditating on the words of God. Sige, let's leave this part all together. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her. So husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her. So let's pray. Lord, thank you for bringing us here, Lord. You are our Lord, your God, our Savior, your Son, our Father. Thank you, Lord, for this beautiful ministry that you have given to us. Thank you also, Lord, for RESOUL Church. And thank you also, Lord, for our pastors, Lord God. Every day, wasila gina-equip, Lord God, to guide us, Lord God, to lead us. Lord, please sit with us tonight and help us understand your word. Lord, we love you. We want to obey you. And Lord, we want as well to be winners in our homes, Lord God, to be winners. Winning husbands, Lord God, and winning wives in our homes. And Lord, please help us. And Lord, as I speak also tonight, may you anoint me, Lord God, with the Holy Spirit, so I could as well deliver, Lord God, the message, Lord God, clearly, simply, and properly. Thank you, Lord. As we ask, as we pray, in the mighty name of Jesus. Amen. So last time, mga itong topic was reasons why when a man fights a wife, he fights favor from God. Ganun daw mga ito, mga ito title. So, it's a favor. Ang asawa nato is a favor because a wife is there to support the husband. So, a wife as well is there to give a husband a home. Labi kayo na yung asawa kay labi iuli sa balay. And a wife is there also to meet the husband's desire. Not only sexual desire, but our desire as well to be respected. So, murag, pakatabang yun siya nung to boost our ego. Just like, sa kuha, I'm a very shy, aloof kay kong atao. But, I thank my Lord kay, I thank the Lord kay he gave me a wife na makapansan sa kuha, nawala sa akong shyness, medyo mataguhan ang akong shyness. So, last 2 weeks ago, we encouraged the wives to live it. Kay give pa yung mo sa kuha. So, you have to live it also. Really, na inyo ani siya i-demand or inyo ang i-kuhan sa mga mouth, ang awag ko ninyo, but you have to live kung sa'yo mga kuha. Ganun ang give mo. So, our marriage mentoring tonight would make both spouses, Mr. and Mrs. Philippines. So, let's now talk about, okay, the title is Things Loving Husbands Do to Their Wives. So, it's us men to our wives. So, ganaan mani mga wives. Kasi lang tulunan mga wives. But anyway, ang importante at least, ma-equip na ito mga men. Because this is for us. So, and so here tonight, we will be talking about what should a loving husband do? Kung siya buhato nato to show love to his wife. Kanaan mo ani ma'am siya? Kung siya buhato ni Sir Bong to show love to you? Si ma'am Kwan lang mo saya kaya wala si Sir Kwan. Isyo. So we will be talking about another biblical role playing among spouses. Now what is the husband's biblical role in marriage? So kung siya kapungganan sa panang. So let's know God's program. Kung siya plano sa Ginoo, God's picture, how God sees marriage. And God's view, no? What is God saying about marriage? And as well, God's way. Say mga gusto ni Lord, no? Mga rules for successful marriage to make our marriage season. So our mission here in RESOUL Couple's Hub is gusto na ito, mga strengthen yun ang marriage through our marriage coachings. Atong gabaan ko na, actually, sa knowing in marriage coaching, mentoring, and counseling. And our goal and objective is to strengthen the Christian marriage in Christ-likeness and also to produce responsible, productive, and great commission citizens where Jesus Christ is Lord, God, and Savior. The Bible is God's word and where Christians are called to live. Now, marriage is a sacred institution created. And nag-God yun sa ato, ang marriage is si Lord. No, He created that and then He as well architectured that. And so, we find principles and guidelines for building strong and fruitful marriages in the Bible. So, where else can we find those principles? But it is in the Bible. So as you know, the Bible is God's word. Puno siya sa Ginoo. This is our manual for living. It is inerrant. Wala siya sayo. This is our life's final authority. And the Bible is also God's heart and mind condensed and simplified for us. So let us dive into this passage and discover the profound truth it holds for our lives. So Ephesians 5:25. So Ephesians 5:25 states the command to the husband. It is a command to the husband.
husband, love your wives, as Christ loved the church and gave himself for her. So in this verse, Paul provides us with deep insight into the essence of true love. So Paul challenges us husbands, nga, we have to live out this love in our lives. Ako wag yun din siya, panginabuhi. Ato siya ikabuhi. Or ato sa wala pag sabi na? Ikinabuhi. Ikinabuhi. Ato din siya ipakita. Tungkol kaya buhuma, nili siya ginatago, nili siya ginahipos, or ato siya ginatag. So husbands have to love their wives. Kumant na siya sa Ginoong ato ilihumaon ato ang asawa. Just as Jesus loved the church. Nalangit siya isang final. Just as Jesus loved the church and gave himself and gave his love for her. So sama sa gugma ni Jesus sa sibahan. No, sama ng buwan. How did Jesus show his love to the church? Actually, gimula pag niya iya kaugalingon for the church. And so this verse hold a heavy weight and significance. So ang pagugma sa asawa is not very simple, no, but it involves deep love and heavy sacrifice. Now, Paul directs husband to love their wives, but this love is not a shallow or self-centered affection. So, pag love siya to ang asawa is never shallow, no? But this is very, very heavy. So, it needs, no, nga grabbing altruism. So, lahi nga gugma. So, this love mirrors the sacrificial love of Christ for the church. So, it mirrors. This is actually an illustration. So, you wonder why nga nung figurative kay sa devil nga gubaon is ang kami niyong kaya this is an illustration of salvation. Huh? Illustration is just a salvation. So that love has to be Christ-like. So kinalan ka niya ka gugma, it has to be Christ-like. And don't you know that there are four types of love? Diba? Na four types of love. There is agape, filial, the other one is storge, and then eros. Kanang filial love is love na to sa tuwang sister. Kanang agape is gabi na siya, higher type of love na kaya that's giving up ourselves. And then ang eros love is love that could only be shared to our wives but it cannot be shared to everyone. But don't you know that in marriage, kanang four types of love ko, liha kayo na siya ma-express. So grabe kayo kami niyo, ba? Dili man niyo ma-express ang eros sa iyong sister, it's only filial love, yara yung takot. Pero in marriage, naagin ang mapat. So grabe niyo kayo, no wonder why ang devil yung timid din kayo siya sa marriage. Grabe kid yan, marriage. So a husband has to love, or a husband's love has to be selfless and sacrificial. So selfless, no, is having showing great concern for your wife and little or no concern to yourself. So dapat, it has to be selfless, no, more love for your wife, but naya to sacrifice gamay sa tuwan. It has to be sacrificial because this kind of love is dili lang kindi ay atong convenience lang ang mawala, but even our life, no, to a point of death for the good of our wives. Okay, ba? To a point of death for the good of our wives. So, whereas ang mga asawa, no, ang ikuman lang yun kay respect and submit. Pero ang sa husbands, ang kuman is love. Sacrificial love for your people. So this is loving the wives in the same manner that Christ loved the church. So ang pag-ibugma ginay nato, sa Panginoon ginay nang ilangingon nga kung aminyo kayo, you have to carry your cross. Literally, asahan niya din mo, no? And walay bulagay. Walay bulagay. O, mag-away nga may, anaraban niya natong bato, no? Kaya mag-uwan na yun, mag-bulag na yun. No? Pero sa kami niyo, walay kang bulagay. And ladies also, kung namin yun na mo, kung namin yun na mo, nasorry na lang. Hindi na yun, no? Wala na yun din siya atrasay, wala na yun din siya bulagay. So the love of Christ was marked by selflessness and sacrifice. Now imagine Jesus was crucified for the church. Well, it is actually for the world. No, he was crucified for the world. Pero actually, kaluwas naman doon, katong naman yapon ang church. So, katong may Ginoo. So, in a way, it's still the same. Jesus was crucified for the church. And he willingly gave up his life on the cross for the redemption and salvation of humanity. Now, husbands are called to lay down their lives for the well-being and spiritual growth of their wives. So ang role sa husband, no, if you are going to love, just like Jesus loved the church, is ikaw ang magpataon sa iyong asawa, ikaw ang magpasanina sa iyong asawa, o ikaw agad ang madalas sa iyong asawa sa langit. Kaya ano, ikaw ba yan? No, sa balay na to is actually ang bana, ang pari, ang bana magiging ang pastor. So ikaw may magdala sa asawa. So this sacrificial love reflects the heart of Jesus.
So actually, in marriage, so you are Jesus. Itanong husbands, you are Jesus in marriage. So while your wife is the church. So kita ang Jesus, ang atong wife, ang RESOUL church. Grabe nga illustration. So falling in love is easy. Agree mo nga, to fall in love is easy. We easily fall in love. Especially ang mga lalaki, makita na tag pretty face. Panaday, malibog na dayan me. So one time, I had this opportunity nga. Gusto yan ako itong classmate pa ni Nujur. Lui kayo siya, ako concerned kay. Na siya classmate nga, kana ko nung mga unda ko nung sila, order ko nung sila sa McDonald's, and then here comes this lady, a girl classmate. Magkuha ko na siya, kuha ka ng french fries. Iyan ko na dahil ibutang sa iyang mouth. Yung always ko nung nandiyan ako, Anton. Now the problem is, nakapangutanan na siya. Ngayon sa bani, is she doing this because she likes me? Or is she doing this because wala lang, ano? So, na-disturb na siya. Disturbed na. So ako siyang get by son. Actually, no, that's the truth. Kapag yun, ang lalaki na lalaki pa may love. Subuhan lang na. Pero wala na ako siya gignan yung tigilaan. Ano, mabaisin mo ako. Ako yung suti siya yung kanwara na siya. It's either she's careless. Or number two, she's just manipulating you. Pero dapat magpantay ka kay Juan. Kaya na, may love kapag yun ta. Angry boys? So, however, dali na tayo mag-fall in love, but the problem is staying in love is it's hard work. No, pagpabili na may in-love mo is very, very hard. So, the problem is how to keep your marriage going. Ano ang problema? Dali na may in-love, pero ang pag-retain sa love, no, that is very difficult. So, do you still remember your wedding vows? Di, sinayos wag ko man din kasal. Saan ganun yung wedding vows? Sige na, hinundumi na lang ang kanta ni Ray Valera ang background ay in sickness and in health, for richer, for poorer, in death to us are. Iyan ba nang ikanta kay Sharon? Ikanta niya na kay Sharon? Kauman lang na nagugay. So, question, are the promises here? Ang mga promise ba ni? Very easy or hard to follow? In sickness and in health. Is that hard to follow? Hard to follow na siya, Pastor? In sickness and in health? For richer or for poorer, sa kandato or sa kapulihon, until that is... Ikaw pass. Is that hard to follow or easy to follow? Hard to, ay mag-unong-una. Isod ka, si Pastor. Mag-unong-una, pag-unong-una. Sige lang, ako na lang sa loob, si Pastor. Kung mag-minal dita, isod ka, ayaw. Pero kung mag-minuotan, Easy lang yun. Till that was hard, for richer or for poorer. So no matter how well prepared we think we are for marriage, maski pagpiling na ito, may parado kita sa marriage, we aren't, no, not until we begin to walk these vows out. Until nga ito, na-memorizon ang vows, nga ito, dahil ilista ko kung saan ito nabuhat. Yan, hindi mo kayo bawaan kung lisod ba siya or hindi. So in marriage, in our marriage, sa one image, for 13 years that we have been marriage, one thing lang yun ang constant sa among marriage, and that is, no, at times it is better, and at times it is worse. Wala kayo ng umban-umban eh. Usahay, maayo, usahay din. Every day. Yung sayo na ba kay unpredictable? Kayo nag-expect ka maayo? Hindi ay. Kung na siya ang gauban din ni. So how do we keep our marriage strong in better and persevere as well in the worst? So sa umin nato, mga ito ang paligunon na mga minyoon sa mga maayo ng mga panahon o mumulahutay ta in worst times. So the answer actually is, we have to love our wives more than ourselves. Tumorag na siya na mamukanta. So we have to push our needs aside. And instead of asking what she can do for you, so we have to ask this day mga men, instead of asking what she can do for you, but we have to ask instead, what can I do for her? So yung sakto to ang speech ni John F. Kennedy. Ask not what you can do for your country, what your country can do for you, but ask what you can do for her. The same thing yung sa kami niyo. Instead of mamutanan ka, ngayon sa imabot sa itong asawa, rather, don't change na ito paradigm. Kung sa itong magbuhat for our wife. So we have to push our needs instead of asking what she can do for you. So ask what we can do for her. So, ang ginoo, yun, kailagin siya sa ito, he knows our wives.
So, siya yun ang nagpare sa tua. So, He put you together. The Lord is the one who puts us together and He wants us to stay together. So, siya yun ang gusto mo magubanta. So, now, if you have rejections, kung nakakay objections, yan o, mag-iparis ta sa itong asawa, rather than say bad words or curse our lives, ask the Lord. Siya ito, pakatan mo, Lord, yan o, matuon ni. And never also forget to ask Him as well, no, to reveal your wife's heart. So, di ba, kasi magka-problema ta sa itong asawa, ato dayong awayon, ato dayon silang i-curse. Pero the best thing to do, the best thing to do is, si Lord na itong suriyahon. And siya ito, pakatan mo, Lord, what's up, good? Kung sa may problem, aning anuman nga, naanaman sa ibitok ang sulod sa utok sa mga asawa. Yeah. Lord, ano, naunsa naman sa ito? Ano, ako naman sa ibasol? Kaya 2 days ago, wala ko nung i-mag-date, yung si Mitch. Kaya ako ko nang walang time. Ako na sa ibasol. Kaya kung kanina, ikaw naman ang naiklasing. Ako na naman ko din sa kagayan. So ask the Lord. Si Lord at ako, ano, Lord, ano naman? Because the Lord will really answer. Tumagot ang pungkas sa Ginoo. Kaya basi na tayo, binupusa lang. Basi lang po di ay kadugoon, kadugoon. Actually, mo na yung answer ni Ma'am Jack, eh, kadugoon kay Smith. Siya ba? Ito ko na ito. Nga, lagi ko na sa akin. Siya nga. Kasi hindi na ko ganahan mag-join sa ato ang koan. Kaya nga, no. Sige, kagis ko na po dating or date ko ni mo kay Eddie. Kung nga, ikaw nga nang sige, wala. Ikaw nga nang na-klase. Para kadugoon tayo. Sometimes, na-stress na po di ay. So, and in the end, no, in the end, you know you are strong, you're a strong man because you were able to resist the temptation to fight back. Actually, mo sa niglapit kayo ma-feeling. Kanabi ito, kasing dito, kasi mo kasama, pero wala din mo nabuhat. After that, you feel na, yeah, strong ko mag-inay ko. So understanding and knowing your wife and vice versa is an ongoing process that requires open communication and active participation. Kinanglan dito mag-storya, na kinanglan dito mag-sabot. Now, facts say, sige na, ma'am, kuhan. How many marriages are in divorce? Half of all marriages, grabe ganyan, sad kayo siya ng takot. Half of all marriage end up in divorce. But this is only for first marriages. So first marriages, na iba discouraging na kayo. But second and third marriages actually fail at the fire. So aming nilang nasold na nila yung problem. Pero di ay, mamingan naman sila kontro. Dako naman nagyan po ng puruhan yung magkabulag sila. When do couples divorce? The average length of a marriage prior to divorce is 8 years. Short or long? Short siya. 8 years. Pagkasal. Average yun eh. No, 8 years. Actually, ang reason ginani daw kay kasi nga lang angkot kay bago man nila kasal, like, kung ano din sila, nanganak na. Pag panganak na nila, focus na sa mga bata. Away na na yun. Mga mani nga, year, di ba? 8 years. So, mas nindot yun nga. Mas nindot yun nga, nilisan yun dapat, no? Tagaan sa yun yung mga pila ka year. Just like sa mga, ang advice mo before was 2 years. So, marami nga, no, limits. Pero, mga lagi, kaya kasakara ko din, ano mga magulag, kaya mag-una naman na yung mga bata, away na dahil, labi na, so magulag. Okay, third. So, ma'am, nais, ano mo may hanggang nais? Ay, pero, dago na. 8 years old. Ah, okay na nga. 8 years old. Kaya nandiyong magsugod pag ito ka nga. Mata pa tayo, mabilar mo. How long does divorce take and how much does it cost? So, contested divorces usually take over a year to finalize. So, kung magbulang day mo, maabot pa rin siya 1 year. Siguro sa mga paperworks din. Simple divorces can be completed in as little as 3 months. Divorce comes at a big cost with couples spending an average of $7,000 to dissolve their union. So, in Philippine currency, that's 350,000. Mahal kayo. Sa ato, we don't have divorce, pero anong separation? Oh, mahal niya po, nabot niya po na siya kuhan, mga 100,000 to 200,000. Plus, very painful ang process. Kaya you have to accuse ang bigas. Either crazy siya, either impotent. O ulo, kaya nasa lalaki nga, impotence. So, I have a friend na kuhan ka ng gusto na mag-ugid sila mag-inyo. Silang duha. So, promiro nilang attempt was, dili good sila ma-annul kay, alaman, usubot ba rin na, usas sa inyo, tawago ni mo, umuang. Dabi kay, nakagawas mo ito ang iyahang wife niya, na in another country, na dito rin saan niya na-meet ang iyahang boyfriend and husband to be. Pero kinala na siya ka-annul din. Now, karon, since, ang ato akong amigo is, nara siya sa Filipino state, sabot na lang siya, kasi sige, magpa-annul ta, dali ko na ito, pero, okay, ikaw man ang ulo, kasi ko, nalimuang.
Pero yan ang painful. Painful kayo. Kinalagyan ng isa is kuan. Ana. So, man and women are created differently. While there are the general or obvious physical differences. So, naman tayo mga obvious kaya mga differences. No, syempre, physical na makita na to. There are as well behavioral differences and patterns that we should understand if we want to love our spouses more. So we have to understand our spouse well. Natay differences yun. Sige, ma'am, nice. So spatial abilities. Spatial, yun siya spatial report ni Kabayan Lolo ni Castro. Spatial news. So spatial is, sarabi to, kung sa'yo kinabuhat sa mga men with regards to mga objects and mga arrangements. So men on average tend to have better spatial reasoning skills such as mentally noting objects. So marina mga men who makikita makuad, mga carpenters, na usually men, engineers, mga lalaki, or navigating through space. So diha maayo ang mga lalaki. So engineering, architecture, and even reading maps. However, ang mga babae sa bilisan sila maayo. Verbal fluency. Women typically demonstrate greater verbal fluency and have a larger vocabulary. Actually, intelligent ang mga babae. Muna na ang mga first order dito sa mga high school, elementary, mga babae. Even sa mga kids, ang mga lalaki gani, ito dito, ay nung dumaan ito, may movie sa unang na. Mga bata sila daw sila, pa rin ito sa edad doon, ang lalaki kay bulul, ang babae, may nakaayong mungkong. And even yesterday also, sa pagkumanggo, nakit kayo, bata ito kayo, pero tabihan. Compared sa iyang mga magulang pa sa iyo 2 years, di pagyapon, bulul pagyapon. So women may engage in lengthy conversations, storytelling. So mo rin na itong mga asawa, no, na mag-storya, ganyan sila. Masika na natin mga sharing, discussion questions, hindi ka sa woman. May ilan ang gift, may na sila. Or writing with descriptive language, may isa na sila masulat. So, bilisan mo kung diyan sana mga women pastors. Kaya on, ipagikuan ng mga women pastor, kung pa, hindi kayo gusto mo yagin ako ba? May kayo, kayo. Fluent, ano. And also in church, kabantay ka sa mga babae sa church, yung matikala ka nga, huwag mo kasabot na itong ikon. Pero sila, paggawas yun nila, huwag mo ito i-share ni pastor. Pero din sa RESOUL church, ha? Sa RESOUL church kayo. As naman ang mga men, hindi ko makasabot. I-pull back yung mga pastor na balik. Pero generally, ba't ako mabantayan? Huwag mo kasabot sa giwali, pero ang mga babae, gani, paggawas, no? Kaya namin yung tumuha. Wala lang na ba sila binimaminaw? Pero ako na-notice that although ang mga lalaki kay parang medyo dugay kay na makasabot. Pero once makuha na itong message, nung kinsa na ito malintan, sila sa pagkaugma, o talo na niyo na, may lagay ng dumpa. Okay, risk-taking behavior, third. Risk-taking behavior, men often engage in more risk-taking behaviors, both in physical activities and decision-making. So man ang mga lalaki, no, ganahan ng mga extreme sports, they invest in high-risk ventures, or sometimes when they drive aggressively. So sa ipon, cooking, mas, pa ng mga lalaki, mas inventive ang mga lalaki. Man ang mga great chefs, mga lalaki. Kaya babae, musti naman, no, musti ka ba ng mga babae. And also, man ang mag-enroll sa gym, di ba, mga lalaki. Pero nga naman nga, mga babae, ito na sila mga adventurous, nag-cook kay ginahan ko matukuhan, Boracay, Kamigin. Laban lang din. Actually, yours is an adventure. Pala nga, sometimes impulse lang, na-board lang mo, ana. Pero ang lalaki, yung bana, kalmar kayo yung bana, kaya ano? Kalma lang, pero nakapay, tari itong mga pang-snorkeling ko, ano? Ganda na dahil. Nag-prepare na. Ngano, kaya ano, ang among best adventure is ang among mga asawa. Basta minyo na ng lalaki, hindi na naman ito sa gawas kayo. Parang adventure. Ito na lang ni Maguan. Mag-adventure. Okay, so here are the first 3 things a loving husband should do to his wife. First 3 things lang. Kahit dagan patag i-share, no? Kahit, this week is about sa men-man. Next week is sa ladies. And then, third week is kuhan ka ng things that both spouses shouldn't do. Next na po tayo, tuyok na sa rin pa, men na sana. So, dagan pakitag ma-learn. So first, no, first that a man should do to his wife is make touching your wife a priority. So make touching your wife a priority. So imo ginahawin-hawiran din ni mga asawa. Kasi di pa ba magkukot sa inyong asawa? Kasi pa mong hawin. Walay labot si Pastor Bern kay Alvin Reveal. So you might wrongly think that women only ask for affection in bed. So kita sa RESOUL Church, kay mga mayuman na itong mga bana,
Masahin na mag-loob na sa itong wife na nasa issue about sa sexual kuha na ito. But, ato na kitik as a gift and a privilege. Kaya meaning to say, na-satisfy na ito sa iyaha at itong need niya for affection. Kung ang next stage is maaibin na sila na. So, in a way, no, that is a kuha na ito. Itagahan sa tanila na o privilege. However, it's not always about bed. No, dili na siya pamilya. Because even outside the bedroom, no, even outside the bedroom, our wives crave for affection. Kung sa'yo na nagod, kaya pinato nga ang affection, ang nagusto, ang touching, gusto sa wives on even. That is the effect of pornography. But it's not always about, it's not always like that. In the first few years of your marriage, you probably hold hands and kiss her and rub her back. Pag-upa ang mikwan, pag-upa, even ganyan sa dating period pa, no-brainer, ganyan na, no? Grabe kayong habit-habit, grabe kayong kapos-kapos. So, mag-adto sa mall, maglabaw sa mall, na ka-onlectuality ko raw, habit-habit. Kwan kayo, sweet kayo sa natanan. So, the longer we're married, the more upset our touches become. So, mag-upay na rin ang kaminyo, or hindi na yun tayo, no? So, ang holding hands becomes very elusive. So, muna akong ganahan ka na, ako kaya enjoy really watching people masika na sa Sharga or even sa mga ginagay ko. Favorite din ako matanaw ni ka na mga mag-iayon. Yeah. Hindi din na isun sa mga makatag na. Hana sila, uyab ka na sila, hana sila ninyo. Uyab gani, duman ka na sila naglapaw. Oh, rapid ka na kami namin. Pero minyo gani, it's either ang babae na sunan o ang babae na sa likod. So dali na rin mo sila mahibawaan. Usually basta married. So jobs, kids, and financial stress can take priority over focusing on one another. So, nanamalagi ang reason dahil yung busy na kayo tungkol sa trabaho, tungkol sa mga bata. So that's why I would recommend na for mga newly married, ipatake sa 2 years or 3 years. Enjoy sa niyo, nakamulang doon. Just like what you did. Kapugit. Chara, it's very beneficial. Kaya kung maminyo na mo na yung time yun na sa mga tantrum sa mga bata, ano. So, but even though life gets busy, masipag busy na yung gayo mo, ang needs at tong wife to feel love, mabiliti na siya mo change. Masipag busy na kita, diliti na raso. Diliti na ito, pending naman, just like isa mga i-share nga. Busy na magkayo ka, busy sa kayo ko, pero makita, hindi ako ang ato ang wife. So look at it this way, husbands. The day we married our wives, she became off limits to every other man. Pag ninyo na ito, ihabayagin ng ikaw, di ba, itagaan tayo kita niya o opportunity or privilege niya. Siya matuaragin. Even her last name. Ihabayagin ko, di ba, give up niya yung last name. Hindi na tayo hindi ko change last name. Pwede ba? So even sa yung last name, iyan ang ihatag sa tua. Any affection she receives only comes from you. Tanan affection, is it only comes from you. Now, this is the difference. Kung ang lalaki gani, rape on, di ba? Kung sakit feeling di mo kung rape on ka, tapangan ka ang mga babae, siguro mag-smile ka. Happy ka. Pero ang babae, rape on, di ba? Sakitan niya kayo siya. Wala ang difference nila. Kaya gusto din sa babae nga, iyang virginity or iyang pagkababae, iyan ang yung attack solely for that one. So touching and holding your wife is a privilege. It's not a chore. Dili na siya trabaho. It is a privilege. So don't withhold husbands. Do not withhold something she needs. Make touching her a priority. Make it always a priority. So we have to hug her, massage her, make love with her, and hold her hands. Easy or hard? Sa'yo na ba or lison ang magato sa iya ha? Massage her, make love to her, and hold her hands. Basta wala kang sapot. Pito ma'am, iyo tinigil ko, ay nung tumigil na rin yung ha? Sa'yo na kitipanan sa mga to a point of death ko na. Kung hindi lang mag-inalita, pero mag-inalita, ganito. Alamikin ka gusto puso, alamikin ang ibig lang, ano. So it's worth a thousand I love you when you do that to her. Now next, make her stand by your side, not behind you. Make her stand by your side, not behind you. So kinsa man diri ang mulang kao sa mall, ganito magdungan. Ang asawa na sa likod, ano. So apil na mo sa tanaw-tanaw, ano, kakana sila o, panina sa minyo, hindi mo sila. Or kung ang asawa mag-share siya ng opinion. Nang ano, common kayo niya siya, especially sa mga Christians. Worst kayo mga Christians, ba? Kay sila ba yung noon mo, eh, kung mag-story ang ilang asawa, ba naman nila, shhh. Kung ano, patapit-apit na rin kayo, kung kinanglan niya, kung yun, ang wives is always, eh, palagi na ng, ato lagi ng ego ko yun ng submission. Mugani. Sa akin, mag-story ang asawa, di ba? Pahilungan, pagkit sa mga banal. Hindi ko makita na. Sabi, sa mga mag-uul ko. And then, of all, pagkit mga Christians.
So when you first met, di ba sa una na ito pakita sa itong asawa? Ha? When we first met, pag una na itong kita sa itong wife, di ba you ask her where she wanted to eat? No, ato kita pang ito, what movie she wanted to see, or what she thought about her future, no? Sa uyab-uyab pa, o sana, anang, even sa texting, mag-ulan din na, where do you? Nag-eat na kay, oh, where do you wanna go? Me nasundo you. Magminyo na, magdilamayan na, kininsultuhay. Malas kay kunin mo, ngano ikaw pa man, knacker ka ikaw, kalami ba ni mo yuli, si mong mama? So when you know she was the one, you probably saw her as a partner. Diba sa katong uyab-uyab pa, oh, marimunan din siya akong partner, equal din na ako siya, and someone to talk things out, and someone whose opinions matter. So, ganahan kita pa siya opinion when she talks. So, basta bago pang minyo, no, ganahan din kita na mo sit down beside her. Pero, kung minyo na, nawala na, na mawala na ko, sa'yo mag-slogyan kong wife, sabi na ka na mag-slogyan ito kayo, nagkita na ito, mamaglami na, marilami na kayo siya, kahilong mo, kaya ako na saan. Pero sa wala pa, kami kaya siya mag-slogyan yan na. Now, as a loving husband, we have to remember this. Keep listening to your wife when she speaks. We have to keep listening to our wives. So in groups, no, when it's her turn to speak, look at your wife lovingly and let her finish talking. Ayaw siya may luma, tanawa siya, and then let her talk. So, ang guba na ba, makabantay na ba? Ako makabantay, higwa na. Nga, kaniyo nga, okay, ka na dito, mag-talk ilahang asawa kay Dili, nila panahon. Pag-talk kanina yung mga asawa in group, show love to her, look at her. Mas nga sa kini pa daw siya, she speaks. Namuban ba na kayo, magdumudungo na kayo. Dutin, kayo mo ba na ni? Value her opinion, no? Say kind. Yes, I feel you. Yes, I understand. That's brilliant. So, tell that. Say kind words. Dili nga. Dili nga. Inigkuan, inigmustoryan ng asawa. Yan, ay sayog na makita, di ba? Namuban na kayo. Ino din asawa nga, see, I call you so. Sayog-yog ka. Next is consider her needs even if you don't understand them. So sometimes dili pa gyud na nato ma sabtan sa ilang needs. So, but you just consider sabtan na nimo. Remember, she's just as invested in the life you're making together as you are. So kay tan atong wives pa yaloy sa sila. Mapil ko na sila ka stress kung ma-stress ta. No, mapil na sila ka problematic kung magka-problema ta. And she wants to feel as well that if she's standing by your side, or she's standing by your side, instead of walking behind you, so gusto sana niya nga, we'll make them feel very important, no? And very important as well to our decisions. So make her feel she's walking beside you, not after you. So kung maglakaw ta sa mall, ayaw biyay atong asawa, naana lang sa likod, that's walking after her, or walking before her, say, pauna pa. So, naganin to yung anak ko to before, there was a pastor to siya niya. Sa pan pa sila, sa sila pa sila ang asawa, naghamit yung kinakabantay. Nakanawa ganina sila maglapas. Kita yun po. Lapaw sila sa mall, ano, makita na ganyan po mga signs ng asawa na sa likod. So, marag signs siya, nilidinis siya, ano, nilidinis magdugay kami yun. And yeah, lo and behold, years after, magina na iba po. At the DOJ, so naka-story, na ay nagsinggit kang Secretary de Lima. So to those who know Layla de Lima, di ba siya man to DOJ Secretary na napriso. So na ay nagsinggit, ingon tong nagsinggit nga, hostesya! Hostesya! Di ba, hostess kay in English sa pulikat, or saka din na rin in English sana? Or prostitute, yeah, prostitute. Now the house security collared called the man, no? And then iyang gitawag ano man nga inyo man siya gitawag o kuan kanang hostess. Ingon nitong laki nga, sir, pasensya mo na kasi Bisaya na siya. Ang inyong isingit actually is hostessya, hindi hostessya. So the third thing a loving husband should do to his wife is for him to bear some of her load, bear carrying some of her load. So kinsa man diri ang ga market? Kinsa yung mga men diri ang ga market? Sila may gamangetado. Wow, si Pastor here. How about Pastor Bernie? Siya magpudang galuto, siya magmarket. Kinsa man diri ang ga refill o tubig niya? Siya may magrefill ang nang galun.
please kita din na yan. And nabi kay iba nakita na ko ang wife mo yung ang wife mo yung dalag basket. Sus, galuhin kayo. Dalag kay karga. Wala na. Nabukat biya kayo na siya. So we married for a lot of reasons. No? But one of them is that we don't want to go through life alone. So di ba namin yung kakalilita gusto ka lonely ta. We need to have a partner just like me. Tanaw na po yun for a reason. Kayo ko nga mahimong alone. So I always picture my life with my wife where kami ni Mitch, we would grow old together. Iguwag ni, uban ni, uban na may. Ako may imagine yun is ministry. Ako may mag-share, siya may nasa music ministry, or maybe mag-live me sa mountains, nami sa bukid. So that's the picture I see where I love seeing the two of us carry each other's burden. Baka na ito, ako may imagine kayo, pinabangay ni, ato lagi kong sa ministry, or kung dito magaling ni sa bukid, ako may mag-farming, siya may magluto, so we have to be carrying each other's weight. So sa marriage, we have to carry each other's weight. When life weighs your wife down, step in and bear some of her load. Kung ang atong asawa mag-lison, na siya mga concerns, na siya mga challenges, we have to help her. Kariyan ni Mitch, kaya nag-convent siya masteral. Actually, hindi ko natural sa ako, kaya nga magluto, kung ang karoon kay, I have to help her, kaya masteral man siya. Karoon luto ko, hugas plato, nakarapin sa balay. And then also kay Koan, kaya nang 2 weeks ago, she was diagnosed to have myeloma. So, bangan mo na ko siya. Ako mo'y mag-Koan, ako mo'y mag-herbal-herbal, ako mo'y mag-mix sa ilahang coffee, ako mo'y mag-bundle foods. So, I have to help her. Now, give your wife a chance to rest. Tagaan nila to silang time to rest. Rest emotionally. So, how do we give her? How do we help them emotionally? Listen to them talk. Kanang mamingaw na sa ilahan, no? Nga mag-storya sa that's already very good, emotional relaxing. Bisa kung saan nga topic. Si Mitch, ang iyang topic nowadays, so takot kayo, puro ragit iyang schooling, mga subjects nila. Alimara po. Give her a chance to rest physically. Like what Pastor Bernie is doing, give her a massage. Or help her with heavy chores at home, na ng mga trabaho sa balay. And give her a chance to rest also spiritually. Kaya kita ba yung pastor sa balay? And another way also is to bring our wives to RESOUL COUPLE'S HUB. And also bringing her to church. And we have to be always there for her. Kung sige, tagkuhan, ato siya kung ganun, takangan ato siya. Actually, atong wives din yun. Just return the favor. Ato man na siyang kuhan ka ng reflection. Our wives is our reflection. Kung unsa ka may atong treatment sa iya, iya mo po na ipakita. Kung pangit sa atong treatment din, kita sa kang wife nga magsiging mukot. So she will be there for you. Now, if you have problems with your wife, kung natin problema sa itong wife, just be still and pray. There's a time to ask questions. There's a time to give advices. Kikita na ba kung mag-share ito ang wife sa ilahang mga issues, diretso rin tatagong advices. But there's a time for everything. Natatong times mag-share sa ito, magatagang advices, na yung time daw nga, they just need us to be quiet and to listen. Maminaw sila. And don't beg her to tell you or to tell us what she needs. Ayaw na o sa sila nga musulti kung sa ilang gusto. So, it's sensitive. Actually, hindi po na sa'yo pero medyo panpanin. Huyang sa panpanin. Okay, I really have to ask her. Pero dapat po na you have to be very sensitive. Don't argue over things that will destroy your marriage. So, dilit na mag-timid. Lali sila ha. Don't push your ideas on her. No? Dilit na to. Dilit po gusto kong ideas. And don't give up on her ever. So, mag-away, ayaw na yung diretso, bulag! Separate na taan na. Dili gina siya. It's not in consideration. But what are we going to do? Ampok na yun. We have to pray. We just have to pray. So, in ending, to the spouse who are here, so be patient to one another, study your husband, study your wives, be gracious to one another, tone of your voice, maintain, and then be respectful sa husbands nato. We also have to be respectful to our wives. And we have to serve also our wives' emotional needs. Nana sila yung mga emotional needs. As well as ang husbands. So question, do you want to be a good spouse? Isa may gusto may mo good spouse. No, all of us here wants to be a good spouse. Do you want to be a good steward to the special gift that God has for you? Gusto ba ka mahimo good steward sa iyong wife or sa iyong husband? And do you want to be an excellent Christian? Now, the answer is, yes, we can. Especially us here in RESOUL because we have Jesus Christ. Si Jesus naman yun ang mag-answer. Si Jesus naman yun ang makapix at solution. But all we have to do is, we have to seek Him first. Ato sa hindi siya pangitao. Because He is Lord God and Savior and He is
our solution. Now in closing, I would like to end with this quote. Thank you, Ma'am Carol. A man's heart should be so hidden in God. A woman's heart should be so hidden in God that a man has to seek him just to find her. So actually, ang truth lang yun. Hindi rin natong sabta na ito, asawa, sila po, pamatanoanin mo sila, kasi magpun sila, magbuwa silang maos, hindi na po wala sa tibig mong kasabot. Yan na yung ani ako moon. So only the Lord understands her. So you seek the Lord, seek Jesus, and ask Jesus na what is inside our wife's heart and mind. Siya hindi ako pamatanoan. And you will never be disappointed. Dili kita ma-disappoint. It's true, I got. Every word of worship. With one accord.